Bago tayo magsimula mga idol, paki-subscribe ang ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga bagong upload. Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga solid supporter. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, Ava Atender, Loose Pool, Sweet Joy, kay Glenn at Idol Arvin sa mga blind community, mga antinggero at mga albularyo, sa laging nagko-comment sa ating mga upload, kay Amadeo Flores, Sunny Anya TV, Norlin Picatsi, Rona Villalos, Joel Danubo, Lady B73 MB, Jose Pacificador, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, mabuhay po kayo mga idol. Kinagabihan, nakaupo itong si Lucas sa kanilang pantawan at malalim ang mga iniisip nito. May mga luha pa rin na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ilang sandali pa, biglang namumula ang kanang mata nito. Ngayon, nawala na ang kanyang ina. Wala nang dahilan para pigilan pa ang kanyang mga kakayahan. Wala nang dahilan para itago ang kanyang lakas. Gagamitin niya ito. Gagamitin niya ang kanyang mga kakayahan para ipaghiganti ang namatay na ina. Sa kanyang isip, lintik lang ang walang ganti. Papatayin niya ang lahat na nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ina. Makalipas ang ilang minuto, biglang nawala sa kinauupuan itong si Lucas. Napakabilis nitong umigpaw at biglang nawala sa kadiliman. Hahanapin na niya ang mga tulisan. Pagbabayarin na niya ang mga ito sa kanilang mga kasalanan. Mabilis nang tumatakbo sa damuhan itong si Lucas. Amoy na niya ang mga baho ng mga taong pumatay sa kanyang ina. Mabilis na tumakbo sa mga damuhan itong si Lucas at pagkatapos tumalon doon sa mga batuan hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa isang bahay na nasa tabi ng dalampasigan. Isang lumang bahay na napapalibutan ng lumang bakod na gawa pa sa mga kawayan. Ngayon, sigurado si Lucas na nasa loob ang mga taong naging dahilan ng pagkawala ng kanyang ina. Sa isang iglap, tumalon itong si Lucas sa bakod, papasok, at pagkatapos, mabilis nang umakyat ito sa isang puste ng kahoy na malapit lamang sa bahay at sinipat-sipat ang kaloob-looban. May ilang nakita itong si Lucas doon sa sala at mayroon din doon sa may kusina. Namula na sa galit ang kanang mata nitong si Lucas. Napaluha uli ito nang maalala ang sinapit ng kanyang ina. Tumalon ito ng bubong ng bahay at pagkatapos umigpaw ito papasok sa bintana ng sala. Gulat ang apat na nandoon sa bigla ang pagsulpot ni Lucas. Nakilala agad ni Lucas ang dalawa sa mga taong nasa sala. Ang dalawang ito ang nangbugbog sa kanya at kumuha din sa kanyang pira. Umatras ang mga magnanakaw at kumuha agad ng mga patalim at baril. Sumigaw na din ang isa sa kanila para ipaalam sa lahat at sa iba pang kasamahan na may nakapasok na kalaban sa loob. Ngunit biglang nawala itong si Lucas sa kanyang kinatatayuan at bumagsak na lamang ang dalawa sa mga tulisan. Isang tama ng kalmot sa liig ang ikinamatay noong isa at dalawang kalmot naman sa dibdib ang isa pa. Wakwak ang dibdib ng tulisan at agara na namatay pagbagsak nito sa sahig. Matapos na gawin yon ni Lucas, umigpaw muli at nagpakawala
ng magkasunod na kalmot sa isa pang tulisan. Kaya nang bumulag ta ito, warat-warat ang buong katawan. Habang ang tatlong nasa kusina, nang marinig nila ang ingay doon sa sala, mabilis nang tumakbo ang mga ito papasok ng sala. Ngunit bumulaga sa kanila ang pagkatumba ng isa nilang kasama. Bumulagta ito sa kanilang daraanan at ang nakakapangilabot pa, wala na itong ulo. Kinuha ng mga ito ang kanilang mga baril at pumasok na doon sa sala. Ngunit wala na silang nakita at naabutan pa. Dumungaw sila doon sa nakabukas na bintana. Ngunit hindi nila nakita itong si Lucas na nakakapit sa kisame doon sa may sala. Nang tumalon na ito, bagsak agad ang isa na nasa likuran nang tamaan ito ng mga sapak ni Lucas. Paglingon naman ng dalawa, bumulaga sa kanila ang mga pagkalmot ni Lucas sa isa at pagkatapos, inihagis pa ito palabas ng bintana. Habang ang isa, hinila niya ito at pagkatapos itinarak ang matutulis na kuko sa dibdib. Lumabas agad ang masaganang dugo galing sa sugat at sa bibig nito at agara na binawian ng buhay. Sa nangyaring komosyon sa loob ng bahay, mabilis na umakyat sa loob ang mga kasamahan ng mga ito at nakita nila ang mga katawan ng kanilang mga kasamahan na nagkalat at patay na. Kaya ang dalawa mabilis na lumabas at sumakay sa kanilang mga sasakyang motor para makaalis at makatakas. Napalingon itong si Lucas nang marinig ang andar ng motor sa labas. Umigpaw kaagad ito palabas at hinabol ang mga papalayong mga nakamotor. Ayaw niyang may makatakas at magiging saksi sa kanyang ginawa. Tatapusin na niya ang lahat ng mga kriminal na ito. Ngunit biglang naghihiwalay ng landas ang dalawang nakamotor na tulisan. Ilang sandaling nag-iisip itong si Lucas bago niya sinundan ang isa. Napakabilis na tumalon sa mga damuhan at tumakbo itong si Lucas hanggang sa nagpalipat-lipat na ito sa itaas ng mga kakahuyan. Pagkatapos, dinamba agad ang isang nakamotor. Binitbit ito ni Lucas at pinilipit pa ang liig nito hanggang sa mamatay. Hindi na nag-aksaya pa ng oras itong si Lucas. Muling tumakbo ito para habulin sana ang isa pa na papalayo. Ngunit nang maabutan niya ito doon sa kabilang bahagi ng kalsada, nakatumba na ang motor at nawala na ang nakasakay. Sinubukan pang hanapin ito ni Lucas. Ginamit na niya ang lakas ng kanyang pangamoy. Ngunit wala na talaga. At makalipas lamang ang ilang sandali, nilisa na ni Lucas ang buong lugar. Mabilis itong tumakbo pabalik sa kanilang lugar. Pero hindi na ito bumalik pa sa kanilang bahay. Papunta ito ngayon doon sa isang mabundok na bahagi ng lugar. Malimit na pinupuntahan niya ito kapag gusto niyang mapag-isa. Noong nabubuhay pa kasi ang kanyang ama noong bata pa siya, sa lugar na iyon, malimit siyang dinadala. Ang gagawin nilang mag-ama doon, magpapahinga ang mga ito habang pinagmamasdan ang kagandahan ng buong paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, nakapatong na itong si Lucas sa isang napakalaking puno ng kahoy habang tanaw ang buong paligid. Nakaramdam ng ginhawa itong si Lucas dahil sa sobrang ganda ng lugar. At sa isip nito, simula sa gabing ito, hindi na muling makikita pa ng mga tao sa kanilang lugar itong si Lucas. Hahayaan niyang
isipin ng lahat na tao na wala na siya sa lugar kasabay ng pagkawala ng kanyang ina. At ngayon, napatay na niya ang lahat na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Kaya medyo magaan na ang kanyang pakiramdam. Pero ang plano at balak niya ngayon, linisin ang buong lugar. Hindi na niya hahayaan pa na maulit ang nangyari sa kanyang ina sa ibang tao. Lahat na makikita niyang mga masasamang loob, lahat na mga kriminal sa kanilang bayan, tatapusin niya. Kinabukasan, kumalat agad ang balita tungkol sa pagkakapatay sa mga tulisan at palaisipan sa lahat, lalo na sa mga pulis, ang nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Dahil sa mga kalmot at wakwak pa ang dibdib noong dalawa, may naputulan pa ng ulo sa lahat ng mga nangyaring krimen sa lugar. Unang bisis lamang ito na ganun kalala at kabrutal ang pagkapatay. Sa isang lihim na lugar, nag-uusap ang apat na mga katao. Ang isa sa mga ito ay ang isang tulisan na nakatakas sa kamay ni Lucas doon sa isang lumang bahay. Isinalaysay nito ang mabangis na pagpatay ng isang halimaw sa kanyang mga kasamahan. Ang tatlong kasama naman ito ay ang mga antinggero sa kanilang lugar, at ang mga ito ang nagpasimuno sa mga nakawan at patayan sa kanilang bayan. Nagkalat ang mga tauhan ng mga ito sa buong lugar. Sabi ng pinakapinuno ng mga ito, "Santos, mabuti at nagamit mo agad ang iyong mga kakayahan at nakatakas ka sa halimaw na yon. Kailangan na imbestigahan natin kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ng ating mga tauhan. Natitiyak kong hindi ito basta-bastang tao lamang." "Pinunong Luca, natandaan mo pa ba ang napatay natin na si Lucay, ang antinggero at halimaw na pakialamiro at naninirahan doon sa gilid ng bundok, ang sabad ng isa sa tatlo?" "Oo, buddy. Bakit mo naman naitanong ang bagay na yan?" "Noong nakaraang araw, may nabalitaan akong pinagnakawan at pinatay ng ating mga tauhan, at ang pangalan ay Lucia. Lucia din ang asawa ni Lucay, at may anak sila na ang pangalan ay Lucas. Alam natin pareho na hindi normal na tao si Lucay. May lahi itong halimaw, at sigurado ako na napamanahan din ang kanyang anak sa pagiging pagkahalimaw. May hinala ako na baka ito ang nasa likod ng mga pag-atake bilang paghiganti sa kamatayan ng kanyang ina." Natahimik ng ilang segundo itong si Luca at nag-iisip, "Maaring tama nga ang sinasabi ng kanyang kasama. Maaring itong si Lucas nga ang umatake at pumatay sa kanyang mga tauhan."